uli-uli niyang narinig ang mga salitang ito. Ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Paulit-ulit niyang sinasabi yan, ayon sa utos ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin mo? Ang ibig sabihin mo, hindi katak-isip ni Moises ang disenyo ng tabernakulo, kundi ang lahat ng detalye na kanyang itinayo ay naayon sa utos ng Diyos. Sabihin mo, ang Diyos ang nagdidikta sa kanya kung ano ang maging itsura. Ang Diyos ang nagdidikta sa kanya kung ano ang magiging ayos ng kanyang tabernakulo. Okay? Ngayon, bakit ito importante? Kasi kadalasan naisip natin na ang mga templo ay disenyo lamang ng tao. At ito yung katangisip lamang ng tao. Pero hindi. Sa lupang iman, maliwanag at maliwanag na sinasabi na ang bawat detalye ng tahanan ng Diyos ay naaayon sa utos ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagdisenyo at inutos niya kay Moises kung paano niya itatayo ang kanyang tahanan. Ngayon, polda ang itinayo ni Moises sapagkat noong panahon iyon naglalakbay sa gitna ng disyerto ang mga tao, ang bayan ng Israel. Silang lahat ay nakatira sa kanilang mga polda na maaari nilang dipitin kapag sila ay maglalakbay na. At kapag sila'y pumunta sa isang lugar, sa disyerto, ay magkakanya-kanya sila sa pagtatayo ng kanilang mga polda. Alam namin na hindi permanente ang mga polda. Ngayon, kung paano nakatira ang mga Israelita sa mga polda, ganun din naman ang Diyos ay nakatira sa isang polda na tiyatawag na tabernakulo. Ayon sa disenyo na inutos ng Diyos, si Moises ay gumawa ng isang kaban. Isang kaban na gawa sa kahoy na pinagalutan ng dito. At sa loob ng kaban na iyon ay inilagay niya ang mga bato, tapyas ng bato na sinulatan ng Diyos ng kanyang sampung utos. Nilagyan niya dito ng mana, yung tinapay, at nilagyan din ito ng tungkol na ginamit niya sa bagsak pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa harap ng Farao. Ang kabat ay nilagyan niya ng isang takip, at sa ibabaw ng takip na iyon ay dalawang anghel, dalawang kerubi na ang kanilang mga pakpak ay nakaunan patungo sa gitna upang takpan ang isang maliit na plato na gawa sa pinto. At ang plato iyon ay ang luklukan ng awa.
yun ang trono ng Diyos. Ngayon, tingnan niyo to, ha? Sa simbahan, ang lalagyanan na Santissimo ay tinatawag natin Tabernakulo. Yung pangalan na ginamit para tukuyin doon sa tahanan ng Diyos. At nandito sa altar mamaya, makikita niyo may isang platito na gawa sa nabilalutan ng pinto. At sa ibabaw ng platito niyan ay inalagay ang ostya na kung saan ang tinapay na iyan ay magiging katawan ng Diyos Anak at lulukan ng awa. Ang kaban ng tipan na pinapatungan ng lulukan ng awa ay inilagay sa loob ng tabernakulo at ito'y natatabingan ng isang malaking kurtina na walang sino man ang nakakapasok dahil yun ay ang dako kabanal-banalan, the Holy of Holies. Noong natapos itayo ni Moises ang tabernakulo, bumaba doon ang bumaba sa loob ng taong kabanal-banalan ang makapal na puso. Iyon ay ang puso ng presensya ng Diyos. Tinatawag na Shekinah. Yung puso na yon ay pabalong mismo sa lusa tabernakulo at walang sino man ang makakalapit sa presensya niyo kung hindi siya tinatawagan ng Diyos. Si Moises ay makikipagtagpo sa loob ng tabernakulo, makikipagtagpo siya sa Diyos kapag siya ay tinatawag ng Diyos. Makikita ninyo sa altar, mayroon parang maliit na bakod na parang tabi sumasagisag sa mga tabi ng templo ng Diyos. At ang Panginoon ay nakipaglakbay sa kanyang bayan. Kapag lumabas doon sa tabernakulo ang makapal na ulap o puso, Shekinah. Ibig sabihin nun, magligpit na kayo ng mga kolda at nalakad na tayo. At kapag huminto ang nasabi puso o ulap sa isang lugar, ibig sabihin nun, dito tayo magtatayo ng kampo at lahat ay magsisipag tayo kanilang mga kolda para doon ay tumira. Kapag hindi lumabas sa tabernakulo ang ula o ang shekina, sabihin di sila maglalakbay sa araw na iyon. Sa umaga, sila'y pinamumunahan ng makapal at halihin ang ula. Pero pagdating ng gabi, ang ulam na ito ay nagiging haliki ng apoy. Kaya ang buong bayan is kaya sa tinga ng kagiliman ng malawak na malawak na disyerto. Sila ay binabantayan ng isang nagliliwanag, nagliliyaw, haliki ng apoy. Kaya hindi sila naaano ng mga maubangis na hayop.
ay ang kanyang bahay sa piling namin. Siya'y nakatira sa gitna ng kanyang bayan. At tignan ninyo, noong inilarawan ni San Juan ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Sabi niya, at ang verbo ay naging tao at nakipanayag sa akin. And the Word was made flesh and dwelt among us. Yung dwelt among us na iyan, nakipanayag sa akin. Ang talagang original ng ibig sabihin ay nagtayo siya ng kanyang polda sa piling natin. So noong ang Diyos ay naging tao, siya ay nagtayo ng polda upang manirahan sa gitna ng kanyang bayan. At ano ang polda iyon? Ang polda iyon ay ang katawan ng ating Panginoong Jesus Kristo. Ang bagong shekina o ang bagong ulap ng presensya ng Diyos ay walang iba kundi ang kabanal-banalang sakramento na itinatago natin sa loob ng isang lalagyanan na tinatawag na tabernako. Ang banal na sakramento ay parang polda. Dahil katawan ni Jesus ay ang pinaka-presensya ng Diyos sa piling ng kanyang bayan. Noong kapanahunan ng Panginoon sa lupa, ang katawang iyan ay isang katawan na katulad ng katawan natin mga tao. Pero noong siya ay umakyat sa langit, ang iniwanan niya ay ang katawan na nasa anyo na tinapay at alak. Mahal ko ang templo, ang iyong templo. Yun ang sinabi natin sa Salmong Kukunan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na mga pangyarihan. Bakit natin pinamahal ang templo ng Diyos? Ang sagot, ito'y sapagkat dito nakatira ang Diyos. Sa gitna ng kanyang bayan, sa gitna ng ating pabayanan, nakatayo ang templo ito. At dito sa nakatira ang Diyos. At gusaling ito ay ang bahay ng Diyos. Hindi bahay ng pare. Yun ang bahay ng pare. Bukwin ito. Ang bahay, hindi ito bahay ninyo. Hindi ito bahay ko. Hindi ito bahay ninyo. Bahay na Diyos. Kaya kapag mapasok tayo sa templo, hindi tayo mapasok sa bahay natin. Mapasok tayo sa bahay ng may bahay. At ang may bahay ay kaya dapat lagi natin tinuturing ang bahay na ito na may lubos na pagkain. Kung kayo ay kapag kayo pasok sa bahay ng may bahay,
kulang kayo sa lugar ninyo. Tahimik na nag-aantay kahit hindi ito yung bahay. Ganon din tayo. Kapag tayo ay nandito sa bahay ng Diyos, tahimik tayo nag-aantay sa Diyos. Huwag tayong bastos sa bahay niya. Huwag natin isalabula ang bahay niya. Ang katiting na inay ay pagsaos o salabula sa bahay ng Diyos. Bakit ka nasa bahay ng Diyos? Ang sagot, nandito ka para makipagtagpo sa Diyos. Bakit ka nasa bahay ng Diyos? Nandito ka para kausapin ang Diyos. Hindi tayo nandito para makipagpuntahan. Hindi tayo nandito para tayo yung magdaldalan. Gusto niyo magdaldalan, punta ka sa inyo yung bahay. Huwag kayo magdaldalan. Dito, ang kausapin niyo ay ang Diyos. Kadalasan, kapag halimbawa ay malamihan, pagkanap dito sa loob ng templo ng Diyos, ay hindi ang tao ba ang simula ng misa. Sabi ko, nasaan ang simbahan dito? Nasaan ang palengke sa kapila sa pagtawid ng Pilipas? Gusto yung mag-inay, tumawid kayo. Dahil wala kayong karapatan na mag-inay sa bahay ang tahimik na pananalangin. Ito ang paraan ng pagpapakita natin na ginagalang natin ang bahay ng Diyos. Dito nakatira ang Diyos. Tabernakulo ang kanyang silid. At ang Diyos na ito ay mga pangyarihan sa lahat. Siya ang mayroong kapangyarihan na matapos bawiin ang buhay ng ating katawan, kaya-kaya niyang ihabis ang ating kaluluwa sa impyerno. Iyon ang narinig natin sa mabuting balita na ating na pinakinggan natin sa umagang ito. Ang hindi karapat-dapat ay itatago kung saan sila mananamis at mamahalin ng Diyos. Kaya mga pinapagawa ko tayo magkakaroon. Ang templo ay inayo dahil inutos ng Diyos na ito'y inayo. Okay? Hindi na isipin mo sa sabi, kung tayo ba yan ang bahay ng Diyos? Hindi. Ang Diyos ang nagutos kay Moises. Ipagtayo mo ako ng aking tahanan. Ang Diyos ang nagutos kay Moises kung paano disenyo ng templo. Ang Diyos o nagutos kay Moises na magiging kaayusan ng templo. At sa loob ng templo ngayon ay ang ulam ng presensya ng Diyos. Ang Shekina. Nandito ang presensya ng Diyos. Sumamba tayo at magbigay galang sa kanya. Ave.
sila. Sipika, ano ang mga sipika?